All right, so yes, we are live. Okay. So hello po, magandang gabi sa ating lahat. Ako po si V. Arboleda, ang founder ng AMV Learning and Development Center, coming to you live from Dasmariñas, Cavite, dito po sa Region 4A. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Mag-a-announce po tayo ng latest updates ng Civil Service Commission patungkol po sa Civil Service Exam na gaganapin sa August 20, 2023. So ito po yung CSE PPT or yung pen and paper test. Please do not confuse this with COMEX kasi ang COMEX po ay ang computerized exam. Okay? So sisimutin po natin ang lahat ng mga field offices and regional offices sa buong Pilipinas. Sisimulan natin sa NCR, pupunta tayo ng Region 1 hanggang Region 12. Saka po tayo dadako naman sa CARAGA, CAR, and BARM. So feel free to share this with your friends and whomever you think is going to benefit from this broadcast. Okay? So, bago po tayo magsimula ay syempre babatiin natin ang mga ilaw ng tahanan, lalo na yung mga kahit na pagod na sa gawaing bahay at pag-aalaga sa mga mahal sa buhay ay tinataguyod pa rin yung kanilang pamilya at nagtatrabaho. No? So, happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina, mga tiyahe na pumapapel na ina, mga lola. Happy Mother's Day po sa inyo in advance. At dahil dyan, ay meron po tayong discount para sa inyo. Kung kayo po ay mag-take ng CSE PPT sa August 20, maaari po kayo makakuha ng 500 peso discount dito sa ating online review course. It is originally 2,000 pesos per month, pero para po sa inyo, kung magte-take advantage kayo ng ating promo ay 1,500 pesos per month na lang po ito. So you can use it for yourself. Pwede nyo rin po itong ibigay sa inyong mga kakilala, kamag-anak o mahal sa buhay. Okay? So mag-contact lang po kayo, mag-PM kayo sa AMV Learning and Development Center para po makakuha ng discount na ito. Again, this is only until May 15, 2023. Alright? So, bago po natin puntahan ang schedule of applications para sa August 20, 2023 CSE PPT, kukumustahin ko po ang lahat ng ating mga passers last year. 105 po ang mga pumasa sa AMV Learning and Development Center sa mga entrance exam or rather certification exam ng civil service exam, fire officer exam, penology officer exam, pati na rin po sa NAPOLCOM. Pamula po Region 1 hanggang Region 12, kompleto po sila dyan. Meron din tayong passer sa CAR and CARAGA region, also NCR. No? So kumusta po sa inyong lahat ang ating mga passers last year? Ay dahil lumakas ang loob, nag-take na sila ng LET, nag-take na sila ng iba't ibang certification exam, pati po ang BAR. So mga announcement lang po muna ha. Ito yung mga upcoming exams natin. Meron tayong NAPOLCOM sa June 17, CSE sa August 20, at meron tayong BCLTE sa June 11. So kung meron kayong mga ite-take sa kahit na ano sa mga exam dito at you need help, just reach out to us at AMV Learning and Development Center para makapag-enroll po kayo. Ito po ang ating official Facebook page. Okay? So dito po sa AMV kasi meron tayong flexible learning schedule aside from our Zoom sessions every weekend. Monday to Saturdays, you are free to go to our online library and online course para po makapag-aral kayo, makapanood ng videos on your own at makapagsagot ng mga quizzes. Ang atin pong mga materials dito ay madaling intindihin. It is in English and in Filipino. Ang atin pong mga quizzes ay mayroong unlimited attempts, mayroong answer key, solutions, and explanations. At hindi po mawawala ang ating mga recordings para kung sakaling nag-attend ka, medyo naiglap ka ng konti, pwede mo yung balikan para makapag-review. At kung hindi ka naka-attend, pwede mo rin yung balikan. Now, simulan natin sa NCR. Okay? Sa NCR po, nag-announce na sila sa National Capital Region. Okay? So kung kayo po ay taga Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Quezon City, San Juan, Taguig o Valenzuela, pwede po kayong mag-walk-in sa regional office ng NCR. Sa regional office lang po ha, yung mga nasanay mag-walk-in sa iba't ibang field offices sa Kamaynilaan noong December and January,
Hindi po ganoon ang sistema ngayon. Dahil ang announcement ng NCR, sa regional office lamang po ang walk-in. Hihintayin pa natin yung kanilang announcement kung paano ang method of application sa iba't ibang field offices. Kasi maaari po yan na number one, walk-in. Number two, kailangan ng online registration para makapag-book kayo ng appointment. Or number three, maaari din na sila ay magbigay or mamigay ng priority numbers. Katulad ng ginagawa sa Davao City. Ano po, at saka sa Butuan City sa Caraga. Sa Region 1 po, thankfully, ay walk-in po sa lahat ng lalawigan na Imbag, Ngarabi. Yan, sa inyo pong lahat, no? At kinukumusta ko rin yung mga passers natin dyan sa Region 1 from last year. Meron tayong ang mga lalawigan ng Region 1 ay Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at Lawag. So ang walk-in schedule po dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Lawag, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 lang po ng hapon pamula May 22 hanggang June 21. Sa may Pangasinan naman po may dalawang field office dyan. Nandyan ang Urdaneta at ang Lingayen. Ang walk-in po dyan ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 naman yan ng hapon. May 22 hanggang June 21. Dali nyo na po lahat ng inyong mga requirements. Ano po? Dito sa Batanes, Cagayan, pumunta muna tayo sa may Tuguegarao City. Okay? Sa mga taga Batanes, sa mga taga Cagayan, ay online po tayo dyan. Again, congratulations sa mga passers natin sa Region 2. Yun pong inyong link ay hindi pa ina-announce or pinapublish ng Region 2. So abangan nyo po yan sa EMV Learning and Development Center dito po sa page na to para po makuha nyo agad yung link at makapag-secure kayo ng slot. Once nakakuha na po kayo ng appointment, dalhin nyo po ang inyong mga requirements sa mall dyan sa may Tuguegarao, sa may main atrium ng Robinson's Place, Tuguegarao City. Kung meron pong sobra, sapagkat sa Tuguegarao po ay 11,000 ang kanilang quota dyan na slots. Kung halimbawa, nagpa-online registration sila, merong mga hindi sumipot, may sobra pang slots, magpapa-walk-in na po sila dyan sa CSE Cagayan Batanes Field Office, sa may RGC Carig Tuguegarao City, sa may June 5. Isang araw lang po ang walk-in dyan. Again, optional yan. Mangyari lang po yan kapag merong sobra. Sa Quirino naman po, sa iba't ibang munisipyo, ito po yung mga schedule nila. Sa Difun, May 22 to June 16. Sa Madela, May 29 lang, isang araw. Sa Santiago po, May 29 to June 2. At sa Nagtipunan naman, isang araw din lang, May 30, 2023. Sa Nueva Vizcaya po, walk-in applications from May 22 to June 16 sa CSE Field Office sa may Nueva Vizcaya State University Compound sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa Ilagan City po, walk-in tayo dyan. May 22 to June 9 sa Food Court PGO Isabela Building, Provincial Capital, Ilagan, Isabela. Sa Santiago City po, walk-in tayo from May 29 to June 2 sa May City Hall ng Santiago City. At kung kayo po ay nasa Cagayan City, walk-in po tayo from June 5 to 9 sa kanilang City Hall. Sa Region 3 naman po, kino-congratulate natin yung mga passers natin last year. Kita nyo naman ang saya-saya nila, diba? Si Janet na sobrang nag-uumapaw sa saya nung siya ay pumasa. Congratulations. At si future attorney Jerry Lynn Bartolo Bailon. Hello, hello sa inyo. Pati na rin kay Dan Alexander Mangilit, mga passers natin sa Region 3. Ang mga lalawigan po ng Region 3 ay Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. So far po, ang may announcement pa lang po sa kanila ay ang field office ng Bataan. Sa Bataan po ay walk-in applications po dyan pamula May 22 hanggang June 21 dyan po sa may Walter Mart Balanga. Tila pa lang po ang may announcement, hintayin po natin ang advisory ng ibang field office. Punta naman tayo ng Region 4. Sa Cavite po, unfortunately, nung nag-release sila ng link noong May 8 ay ubos na po agad. Wala na pong slot sa Cavite. Kung kayo po ay nag-register noong May 8, makakatanggap po kayo ng confirmation email kasama ang inyong appointment schedule. Pag meron na kayong appointment schedule, siyempre doon po sa registration, pinili nyo most likely kung kayo pupunta sa IMUS o sa May 13. So kung kayo po ay sa IMUS, dyan po yan sa may LTO compound sa IMUS Cavite, along the highway lang po yan. Pwede nyo po yan i-waze
Kung kayo naman po ay pinili nyo ang 13, sa may Kapitolyo lamang po kayo tutungo. Ang testing center po ng Cavite ay hindi na po sa Imus, ha? Sa Bacoor City na po tayo this year. Sa lalawigan po ng Laguna, nako, online po ang registration dyan katulad ng mga nagdaang application seasons. Ito po yung URL, di ko masabing clickable link kasi ninyo naman to makiklik, ano? Pero pag pumunta kayo sa AMV Learning and Development Center, meron doong clickable na URL. Okay? Pero kung gusto yung imano-mano, screenshot niyan, tapos inyong i-paste sa browser, i-bookmark nyo or i-save nyo kasi yan po ay mag-a-accept na ng registration simula sa Lunes, May 15, 2023. Ngayon, hindi po lahat ay kailangan gumamit ng pre-registration link. Meron silang exempted. Ang unang-una exempted dyan, senior citizen. Ha? Pwede pong mag-take ng exam ang senior citizen? Opo. Kasi ang minimum requirement po pagdating sa edad ay 18 years old. So kahit 60, 65 years old ka, pwede ka pa rin kumuha ng civil service exam. Kung kayo po ay PWD or person with disability, hindi nyo na po kailangan din kumuha ng registration link. Tumungo na lang po kayo sa may field office ng Laguna para kayo ay makapagsumite ng inyong mga dokumento in person. Hindi rin na po kailangan mag-pre-registration ng mga deferred examinees noong nakaraang CSEPPT noong March 15, 2020. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakapag-apply na noon, nakabayad ka na, meron ka na exam stub, kaya lang naudlot yung exam, at nitong nakaraang taon ay hindi ka pa nakakapag-exam at hindi ka pa nakakapag-refund, pwede ka pong mag-take ng exam sa August 20. Hindi mo na kailangang magbayad, hindi mo na rin kailangang mag-fill out ng pre-registration link. Kung noong para sa March 15, 2020 ay sa Laguna Field Office ka po nag-apply. Okay? So applicable lang po yan sa mga nag-apply noong 2020 sa Laguna. Alright. So sa Batangas po ay online din dyan. Very organized. Ang kanila pong pre-registration magsisimula ng May 15 to May 24 kung kayo po ay mag-take ng professional level na CSE. Kung kayo naman ay mag-take ng subprof ay sa May 25 nyo pa po kailangang mag-fill out ng form. Ano po ba ang link? Wala pa po. Now, once meron ng link, nakakuha kayo ng slot, lahat po ng dokumento nyo, dalhin nyo sa CSE Field Office, dyan sa may Kapitolyo po sa may Kumintang ibaba, Batangas City. Sa Rizal po, wala pa tayong announcement dyan. Abangan po natin, ha? Sa lalawigan po ng Quezon ay online po ang kanilang registration. So paki-screenshot nyo na po ito para makuha nyo ang QR code. Isascan nyo lang yan. Kung gusto nyo naman, imano-mano nyo yung URL, pwede rin. Okay? Once nakakuha na po kayo ng slot, ay magtungo po kayo sa Pacific Mall sa May Lucena, Quezon. Ang link po na pinakita ko sa inyo ay sa May 15 pa magsisimulang tumanggap ng mga registration. Okay? So dito po kayo magsasubmit sa Pacific Mall sa May Lucena, Quezon. Huwag po kayong susugo dyan kung wala pa kayong appointment or hindi pa kayo successfully nakapag-register sapagkat hahanapan po kayo ng confirmation. No? Sa Occidental Mindoro po ay maagang nag-announce na kanilang walk-in method of application pamula May 22 hanggang June 21 dyan sa may CSE Building Hidalgo Street, Barangay 7 sa may San Jose, Occidental Mindoro. Hello po sa mga taga-Oxy. Sana po okay ng daloy ng kuryente dyan. Balita ko lagi nagkaka-brownout. Sana maayos na po yung memorandum of understanding ano between the power corporations. Dito po sa Oriental Mindoro ay online po ang ating applications. Yun pong registration link ay open pa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magsisimula po yan sa May 16, 2023. So May 16 falls on a Tuesday. Pakiabangan nyo po yan. Okay? Sa Marinduque po ay online registration din tayo. Napaka-organized din ng Marinduque. Napakalaki po ng improvement. So online registration pamula alas 8 ng umaga, May 17 to 25. Ang pagpo-post po ng kanilang link ay araw-araw. Bakit? Kasi po bawat isang araw, merong allocated na appointment date.
Pag nakakuha na kayo ng slot, dalhin niyo po yan sa field office nila sa Buwak, Marinduque. Now, ito yung sinasabi nating may corresponding appointment dates. Kung halimbawa, May 17 ka nag-online, no? Again, wala pa yung link yan. Ha? So, pag nirelease nila yung link ng May 17, ang maibubook mo lang dyan, May 22 and May 23. Kung May 18 ka naman nag-online at nag-book, May 24 lang available na appointment date dyan. Kung May 19 naman, May 25, and so on. So, pakikiscreenshot nyo na lang po ito para meron kayong reference. May kakilala man kayong taga Marinduque, go ahead and share this with them. Okay? Now, magtungo po tayo sa lalawigan ng Romblon. Isa pang napaka-organized talagang field office. Napaka-reliable po ng mga kawani dyan. Sabi ni Jennifer Perez, sa NCR po kaya. Hi Jennifer, sa NCR po ay walk-in tayo ha. Sa regional office lamang po. Pamula May 22 hanggang June 21. Sa mga iba't iba pa pong field offices ay wala pang announcement kung paano mag apply doon, no? Sabi ni Mar Aquias Reyes, ma'am, good eve po. Pwede po bang mag-file yung mga nag-exam nung March? Yes po, pwedeng-pwede. Sapagkat alanganin, ano? Nag-exam ka ng March 26, dapat May 25 or May 26 lumabas na yung resulta. Kaso mo, 400,000 kasi yung nag-exam. Kaya nade-delay ang paglabas ng resulta. So, since alanganin, ang start ng applications ay May 22. Naipit yung June 9, ano? May 22 to June 21 ng ating application, tapos yung resulta June 9. Nasa alanganin tayo. So yes, pwede kang mag-apply whether same level yan or different level. So halimbawa, nag-prof ka noong March 26, magpo-prof ka ngayong August 20, pwede yan. Sapagkat ang panuntunan ng CSE, dapat tatlong buwan ang agwat pamula dun sa una hanggang dun sa huli mong susunod mong exam. So from March 26 to August 20, lampas naman yan ng 3 months. So pwedeng same level. Okay? Sabi ni Jennifer Perez, anong specific lugar po dito sa NCR pwede mag-file ng application po? Jennifer, sa lahat ng CSE field office pwede. Pero ang may advisory pa lang kung paano mag-apply ay ang regional office. So halimbawa, taga Makati City ka, ang filing center kasi dyan ay sa May City Hall. Ngayon, hindi pa ina-announce kung paano mag-apply dyan. Pwede bang mag-walk-in o kailangan meron bang online registration? Or do we need to wait for their distribution of priority number? So, abangan natin yan na. I-follow mo tong page na to para makita mo yung latest announcements. Okay? So, dito sa Romblon ay online po ang registration or pagbubook ng slot. Kasi kaya tayo nag-book ng slot, para hindi na tayo makipag-unahan kapag walk-in, no? Paki-screenshot niyo po ito. Nasa inyo kung gusto niyo i-mano-mano or dito naman sa page natin, merong URL 'yan. Hanapin niyo yung Romblon announcement dito sa page ng AMV. Pwede niyo pong i-copy paste na lang 'yan. Okay? Pag meron na kayong booking, pumunta po kayo sa CSE Field Office sa May 4th floor ng Provincial Capital Building sa May Kapaklan, Romblon, Romblon. Sa Palawan po ay iniba nila ang kanilang method of applications. Last year, noong last filing season, which is December and January, ay purely walk-in po sa kanya-kanyang munisipyo sa Palawan. Pero binago po nila ngayon yan, ano? Kung kayo po ay taga Puerto Princesa, kung kayo ay magpa-file sa Puerto Princesa, kailangan nyo pong mag-book ng appointment online. Yung link po niyan ay sa Monday ipopost, alas 9 ng umaga, May 15. Pag nakakuha na kayo ng slot, dalahin nyo po yung inyong mga requirements sa May CSE Field Office sa Lot 10, Block 7, Santa Monica, Puerto Princesa City. Kung kayo naman ay magpa-file dyan sa Brooks Point, ay kayo po ay mag-submit ng inyong kanya-kanyang dokumento sa inyong LGU. Doon nyo na po siya isasubmit. So halimbawa, kung ikaw ay taga Balabac, Bataraza, Brooks Point, Sofronio, Española, Quezon, Rizal, pumunta po kayo sa LGU nyo, sa munisipyo nyo or City Hall, hanapin nyo po ang inyong HRMO. Alam po yan ng mga guardian o ng staff. Sabihin nyo, saan po yung HRMO? Or yung Human Resources Management Office. Pag tinuro po kayo, itanong nyo doon, kailan po pwedeng mag-submit ng application para sa August CSE PPT? Pag binigyan nila kayo ng date, bumalik kayo, saka nyo dalahin ang kompleto at tamang mga dokumento. Ganyan po ang galawan sa May Brooks Point.
Okay? Now, kung kayo po ay nasa ibang munisipyo o bayan o lungsod ng Palawan, ay kanya-kanyang punta na po yan. So kung kayo taga Aborlan, Agutaya, Araceli, Busuanga, Cagayan, Silio, Coron, Culion, Cuyo, Dumaran, El Nido, Calayan, Linapaca, Nara Roja, San Vicente o Taytay, dyan na po kayo sa inyong munisipyo pupunta. Hahanapin nyo rin po ang HRMO, itatanong nyo kung kailan kayo maaaring mag-submit ng inyong mga dokumento. Lahat po ng taga Puertos Prince, lahat ng mga taga Palawan, kahit saang isla po tayo, no, pagdating po ng August, so kanya-kanyang style kayo ng apply ngayon, pero pagdating po ng August, lahat po kayo ay pupunta sa Puerto Princesa City, dyan po ang ating mga testing center. Okay, sa Region 5 po ngayon ay wala pang announcement, ano, pero for the past few seasons ay sa N-list po sila nagpo-post. Yan po ay para sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Sa Region 6 po ay tatlo pa lang na lalawigan ang merong announcement. So dito sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, ang meron pa lang announcement ay Aklan, Antique at Negros Occidental. Ang Negros Occidental po ay kailangan ng online registration. Wala pa silang binibigay na link. Abangan po natin yan. Ang Aklan po, very particular sa schedule. Puro walk-in na po ngayon sa Aklan. So congratulations po sa mga tagalalawigan ng Aklan. Kasi for the past few seasons ay talagang nagsusumamo sila. Baka naman pwedeng wag nang mag-online. Kaya ito po, walk-in na siya. So, wait lang ha. Meron yata akong namimiss na comment. Wala naman. Okay. So dito po sa May Aklan, very particular po sila sa mga dates, no? Sa walk-in. So from May 22 hanggang May 23, sila po ay nasa ground floor ng new municipal building sa May Kalibo. Nasa Kalibo po sila. Sa May 25 naman at 26, nasa Ibahay sila. So May 25 sa Function Hall, second floor, Ibahay Municipal Building. Sa May 26, nasa may ASU, Ibahay Function Hall naman sila. No? Pagdating ng May 29, sila ay nasa Katiklan, Malay, Aklan. Diyan sa may Barangay Katiklan Civic Center. Sa May 30 hanggang May 31, umaga at hapon, magkakaiba po ang location nila. Umaga ng May 30, nasa conference room sila ng Lezo Municipal Hall sa Lezo, Aklan. Hapon ng May 30, nasa Tangalan Sports and Cultural Center sila sa Poblasyon Tangalan. Pagdating ng May 31, morning shift nila, nasa Julio G. Refo Senior Memorial Cultural and Sports Complex, Altavas po sila. Pagdating ng hapon, sila po ay nasa may Sangguniang Bayan ng Session Hall. Sangguniang Bayan Session Hall sa may third floor ng munisipyo ng Bataan, Aklan. Pagsapit po ng June 1, full day, sila po ay nasa Miguel F. Calizo Memorial Civic Center sa may Balete. Sa June 2 po, pahinga muna, mag-retreat muna sila. Doon sila tatanggap ng inyong application sa may CSE Aklan Field Office sa may Rose Street sa Bacan, Banga, Aklan. Pagdating ng June 5, so papansin nyo, June 1 and 2. 3 and 4 wala po ha. June 5 ng umaga, sila po ay nasa Temporary Office of the Mayor sa may Libacaw. June 5 ng hapon, sila po ay nasa Conference Hall, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Building sa may Madalag. At sa June 6 to 9 po, balik ulit sila sa CSE Field Office. Tatlong araw po yan. Apat na araw. 6, 7, 8, and 9. Nasa may CSE Aklan Office po sila sa may Roses Street, Bacan, Banga, Aklan. Sa June 13, June 14, and June 15, sila po ay nasa Aklan Trade Hall, Provincial Capital sa may Kalibo. Sa June 16 po, balik na naman sila sa Field Office sa may Rose Street, Bacan, Banga, Aklan. Sa June 19 po, June 20 at June 21, nasa may Aklan Trade Hall po sila ulit sa may Kapitolyo ng Kalibo. Diba? O, sa Antique naman tayo. Screenshot nyo na po ito and then you can manually enter it later. Kailangan po ng online registration. https://bit.ly
/CSE-PPT_AUG 2023. Yan po ang para sa antike. At ang kagandahan po sa antike, sila lang po ang kabukod-tangi sa buong Pilipinas na nagre-require ng pangalawang CS Form 100. Diba? Pagka po kayo ay mag-take ng professional level, gamitin yung nakasanayan nating puting CS Form 100 revised version of 2016. Pero kung kayo po ay taga-antike, ibahin nyo po yan. Ha? Sa antike po may tinatawag silang blue form. Nax! Sila lang yan. Ha? Hello, hello po sa mga kawani ng Civil Service Commission sa antike. Saludo po kami sa inyong pagiging creative. Tsaka napaka-organized, no? Para maiwasan yung kalituhan. So, pag prof po ang inyong i-apply, white CS Form 100. Pagka po sub-prof ang inyong i-apply, blue form po. Pero sa antike lang po to. So, kung kayo taga-ibang rehiyon, yung white form pa rin po ang gagamitin. Sa Region 7 po, sa mga lalawigan ng Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Siquijor, kailangan po nating bumalik sa OXIS. Okay, so ang OXIS po ay nagdulot ng sobrang puyat, pagod at pag-iyak nung nakaraang filing season noong December and January. Hopefully po, ano? Hopefully ay maayos na to at hindi na to pagdaan ng muli. So maaari na po kayong magsimulang gumawa ng inyong mga accounts. Siguro mga next week yan, May 15 or 16, pwede na kayong gumawa ng account. And then pagdating ng May 22 yan na, unahan na yan para makakuha ng slot. So dapat bago mag May 22, meron na kayong account sa OXIS. Piliin nyo yung Region 7 doon. Kung halimbawa meron na kayong account doon from last time, yun na kailangan gumawa ng bago. So far, yan po ang ating protocol, ha? Kasi yan po yung mga instruction from last time. Mahigpit pong ipinagbabawal ng regional office ng Region 7 ang pagpapa-apply sa mga nagdadalang tao na pagsapit ng August 20 ay nakapang-anim na buwan na po sila ng pagbubuntis. No? So kung kayo po ay nagdadalang tao ngayon, bilangin ninyo, sa August 20 ba ay 6 month nyo na? If so, wag na po kayo mag-apply at kayo po ay hindi papayagang kumuha ng slot para sa August 20. Alright, next year na lang po tayo ulit. Ang mga testing center po sa Region 7 ay sa Cebu, Carcar, Danao, Dumaguete, Talisay. Ano yung Dumaguete? Dumaguete, Talisay, Tagbilaran, Talibon, Bohol, La Arena, at Siquijor. Nakakamiss! Nakakamiss ang Region 7. Sarap mamasyal dyan. Next year, kita-kita tayo dyan sa May Cebu, Bohol, Dumaguete, and Siquijor. Okay, sa Region 8 po, napakasipag ng mga kawaniza. Napakaaga nilang nagbigay ng link. Swerte po ang mga taga-Biliran, Samar, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, at Southern Leyte sapagkat meron na silang registration link. Ano po? Pumunta po kayo sa tinyurl.com/CSEregion8. Ongoing na po yan. Para kayo ay makakuha ng slot, pag meron na kayong slot, dalhin niyo po 'yan sa inyong kanya-kanyang CSE field office. Hello Trisha May Bayan. Good evening po sa lahat. Good luck sa lahat ng magte-take, sabi ni Trisha. Trisha, we miss you. Nako, ano ba 'yan? Pareho tayong taga Cavite, never pa tayong nagkita. Alright, sa Region 9 naman po, sa mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, online po tayo, ha? Wala pa silang link, kaya abangan nyo po yan sa page natin. Ang inyo pong mga filing center, no? Ay ang mga sumusunod. So kung halimbawa nakakuha na kayo ng slot, kung kayo taga Zamboanga, magsasubmit po kayo ng inyong mga dokumento sa KCC Mall de Zamboanga alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kayo po ay magpa-file sa Pagadian City, dyan po yan sa may CSE Field Office alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung magpa-file po kayo sa Dipolog City, dyan po kayo tutungo sa ZDN Convention and Exhibition Center sa may Estaca alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa may Zamboanga, Sibugay naman, sa may Campus A, Zamboanga de Sibugay, Sibugay, National High School sa Pangiipil, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa Region 10, ayan, sa Bukidnon, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, at Lanao del Norte, balik po tayo sa online registration.
hindi pa po nila sinasabi, wala pang great reveal kung babalik tayo ng OXIS katulad ng huling application season. Dahil sinabi niyang wala pa silang binibigay na link, ay we're crossing our fingers na hindi na po tayo magbabalik sa OXIS. Pero magsisimula po ang appointment setting ng May 22 hanggang June 21 or until slots last. Sa Region 11 po, napakaaga din nilang nag-announce. Maraming salamat po sa mga taga-CSE sa Region 11. Unahin po siyempre natin kung nasaan ang kanilang regional office dyan sa may Davao del Sur. Dalawa po ang ating opisina dyan. Meron tayong regional office sa Davao City at meron din naman tayong field office sa Digo City. Unahin natin ang Davao. Kung sa Davao po kayo ay walk-in po tayo dyan, ano, sa subalit hindi na po tayo babalik sa Ecoland Drive katulad ng nagdaang taon. Ang walk-in po natin ay sa may SM Lanang na po. Maraming nalalayuan dito at maraming nagreklamo. Pero pagpasensyaan nyo na po, ito po ang napitas na venue ng ating mga opisyales sa CSE Regional Office ng Davao. Alas 10 ng umaga po yan hanggang alas 5 ng hapon, Mayo 22 hanggang Hunyo 21. Ano po? So, ang una nyo pong pupuntahan dyan ay ang ground floor. Sapagkat i-filter pa o i-evaluate pa nila ang mga dala ninyong dokumento. Pag yan ay good to go, saka na po kayo pupunta sa second floor ng SM Lanang Premier. Sa Digo City naman po ay online tayo. Ano? Wala pa tayong link sapagkat yan po ay next Saturday pa nila ipopost. Alas 8 ng umaga, May 20. Pag meron na po kayong slot, dalahin niyo po ang tama at kumpletong requirements natin sa CSE Field Office sa Luna, Bataan Christian, Barangay Aplaya, Digo City, sa Davao del Sur. Sa Davao de Oro naman po ay online po tayo. Ang link po ay ganun din sa May 20 nila ipapublish at 8 a.m. So abangan nyo rin po yan sa AMV kasi pag inaabangan po namin yan eh. As soon as they publish it at 8 a.m., fina-forward agad natin yan dito sa page natin para dalawa yung alam ninyong sources, no? So once meron na kayong slot, it's ready. Okay, dalhin nyo po yan sa CSE Field Office sa Nabunturan, Davao de Oro. Sa Davao del Norte naman po, I walk-in tayo pero mamimigay muna sila ng priority numbers starting at 8 a.m. in the morning, May 22, except holidays and weekends. Sa may CSE Field Office, ground floor ng DPWH Building, Purok Pine Tree, Magugpo North, Tacom City, Davao del Norte. Sa may Davao Oriental po, ay mamimigay din sila ng priority numbers starting at 8 a.m. May 22. That's a Monday, no? Hindi lang po kasama ang Sabado, Linggo at Holiday dito. Sa may CSE Field Office sa Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental, Savini Valid. Validus Omnia, good evening po. As lang po, if kailan po ang start ng filing sa Region 6? Sa Aklan po, May 21. Pakitingnan nyo na lang po yung replay nito ha. Walk-in po sa Aklan, May 22 po ang start niyan. Sa may Antique po, depende nga pala kung anong probinsya niyan. No? Pakitype nyo po yung province niya. Anong province? Province. Sa Region 12 naman po, sa Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kadarat ay balik po tayo sa OXIS. March 15 po ang simula ng ating pag-create ng mga account. No? So, in-encourage po nila ang mga March 2020 takers na mag-apply. So, yun pong mga may old accounts, hindi na kailangan gumawa ng bago. Ang testing center po sa Region 12 or Soxargen ay sa Gensan, sa Coronadal, Kidapawan, Tacurong at Alabel, Sarangani. Sa Caraga po ay walk-in sa lahat ng lalawigan. Pero dito po sa may Agusan del Sur ba ang Butuan? Sa may Butuan City po ay sa SM City po muna kayo pupunta. Mamimigay muna sila ng priority numbers. Magsisimula pa yun alas 7:30 ng umaga, May 22 hanggang 25 lamang. Apat na araw po silang mamimigay ng number. 1,000 slot sa umaga at 1,000 slot sa hapon. Or 2,000 slots per day sa may SM City Butuan. So, ito po yung schedule niya, no? Sa May 22, 2,000 slots. May 23, 2,000 slots. May 24, 2,000 slots. May 25, 2,000 slots. So, 8,000 slots po para sa mga mag-file sa Butuan City. Okay? Bago po kayo makakuha ng inyong mga slot or priority number, kailangan muna nyo magbigay ng mga
requirements tulad ng accepted ID, passport size photos, and 500 peso exam fee. Screenshot nyo na po ito. Ito po ang binigay ng Caraga Region 13 Regional Office para sa picture specification. Screenshot nyo na po. 10987654321. Sa Agusan del Sur naman po sa San Francisco, walk-in tayo. Pero May 30 and 31 lang sa Naliyagan Grounds, Plaza Cultural Center, San Francisco, Agusan del Sur. Sa Maytandag City po, walk-in tayo one day only, June 2 to 2023. June 2 lang ha. Sa May Nemsu, Barangay Rosario, Tandag City. Sa May Surigao del Sur po, walk-in tayo isang araw din lang, June 2 sa Cultural and Sports Center of Bislig sa Montero Street, Bislig, Surigao del Sur. Sa May Siargao po, isang araw lang tayo dyan ha. June 6 sa May Dapa National High School, Poblacion, Barangay 6, Siargao Island, Surigao del Norte. Sa May Surigao City po, originally dalawa ang venue pero ngayon po ginawa nilang isa na lang. So ang venue na lang po natin sa Surigao City on June 8 ay sa May Provincial Gymnasium sa May Rizal Street, Surigao City. Okay, so isang venue lang po yan, June 8. Alright, dire-diretso na tayo sa may province of Dinagat Islands naman. Napakaganda ng mga beach dyan. Walk-in tayo dyan na isang araw din lang, June 6. Sa may Plemo Building Capital Compound, San Jose, province of Dinagat Islands. Sa CAR po, wala pa silang announcement para sa Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, and Mountain Province. Sa BARMM po, meron na. Kung kayo po ay magka-file sa Maguindanao del Norte o kung saan nandoon ang kanilang regional office, magte-text po tayo simula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, simula May 22 onwards or until slots last. Okay? So again, texting po dyan, ha? Hindi po dyan online registration. Pag nakakuha na kayo ng slot, malalaman nyo yan kapag nakita nyo yung pangalan ninyo kasama yung schedule nyo sa official Facebook page ng BARMM. So halimbawa, nag-register kayo ng May 22, nag-text kayo, no? Tapos, bumilang kayo ng tatlong araw or 72 hours. After 3 days, dapat makita nyo yung pangalan nyo sa Facebook. Pag di nyo nakita pangalan nyo doon, kontakin nyo yung BARMM. Pag sinabi lang hindi kayo pumasok, apply kayo ulit. Okay? So ang application method ay texting. Ang filing center po ay sa may Bangsamoro Government Center, Cotabato City. So you can text from home. Pero kapag may schedule ka na, saan ka lang pupunta sa Bangsamoro Government Center sa may Cotabato City? Paki-screenshot nyo po, ito ang format ng pagte-text. Okay? Kapag prof space your complete name space your complete address. Pag sub-prof naman, papalitan nyo lang na nasa unahan. Sub-prof space complete name space complete address. Paki-screenshot po ulit. Sabi ni Validus Negros Occidental, online po ang Negros Occidental pero wala pang link. Abangan po natin yan sa page na ito. Now, very important. Isa lang pong number ang pagtitekstan ninyo kung kayo ay mag-a-apply sa regional office ng BARMM. Ang unang number, 0966-890-5460. Kung kayo po ay nakapag-text na, may nakuha kayong confirmation na okay na yung text ninyo or wala kayo na-receive na error message, huwag na po kayong mag-text dun sa isa pang number. No? Kung halimbawa naman, nag-text kayo dito, may error message na hindi na-receive ang inyong text, dito kayo sa sumunod sumubok, which is 0966-826-3438. Tandaan na, hanggang alas 2 lang po yan ng hapon. So kapag nag-text kayo ng 210 or 215, hindi na po yan tatanggapin. Subukan nyo ulit sa susunod na working day. Sa sulo po ay online ng ating registration, wala pang link, pero ipapublish po nila yan alas 9 ng umaga sa May 22. Pag meron na kayo nakuha ang slot, hintayin ninyo ang confirmation email na manggagaling sa BARMM. At pag meron na kayong slot, pumunta na kayo sa CSE Field Office sa may munisipyo ng Jolo, Sulu. Ang testing center nyo po ay dyan sa may Jolo, Sulu din. Kung kayo naman po ay mag-a-apply sa Basilan, walk-in po tayo dyan. May 22 hanggang June 21, sinagad po yung isang buwan. Ano? Sa may CSE Field Office sa may City Hall ng Lamitan, Basilan. Sa Tawi-Tawi naman po, online tayo. Ito na po yung link. Paki-screenshot nyo po yan ha. Meron ng link pero hindi pa yan tatanggap ng registration. So huwag kayong magagalit kung hindi pa yan ina-accept. Kasi po ang simula ng pagre-receive nila ay alas 9 ng umaga, May 22, 2023. Sabi ni Kim Matyong, pwede na po bang mag-walk-in sa NCR? Hindi pa po ngayon. Sa May 22 pa po magsisimula
sa regional office. Okay? So balik tayo sa announcement ko kanina for Tawi-Tawi. Pag meron ka ng slot na nakuha mo online, pumunta ka sa field office sa may Capitol Hills, Bongao, Tawi-Tawi. Sa Lanao del Sur naman po, online din dyan. Wala pang link. Abangan nyo po. Ipapublish nila yan alas 7 ng umaga on May 22. Abangan nyo rin ang confirmation email pag meron na kayong slot. At saka kayo pumunta sa CSE Field Office sa E-Library Building, Mindanao State University Main Campus sa may Marawi City, Lanao del Sur. Hem. Kung kayo naman po ay mag-file sa Cotabato City, ito po ay hindi open for the general public sapagkat ang Cotabato City Field Office po for the August 20 exams ay dedicated lamang na tumanggap ng application mula sa mga government employees ng Maguindanao. Sa Maguindanao Field Office po ay ganun din, dedicated din po ito para sa mga LGU employees ng naturang lalawigan. Okay, yan. So, yan na pong lahat. Sinimot natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng regional office, lahat ng field office, tinignan natin ang announcements nila. Tumawag tayo to confirm, verify or clarify para po sa inyong lahat yan. Sana po nakatulong tayo. I-share nyo po ang ating broadcast ngayon para sa mga naghihintay. Ano ba, may announcement na ba? Paano ba tayo mag-a-apply? Meron bang registration na online? Magte-text ba tayo? Pipila ba tayo? Nandyan na po lahat. So meron pong replay ito. Abangan nyo lang mamaya. And sa mga nanonood sa YouTube, contact us at AMV Learning and Development Center if you need help with your August 20 CSE PPT preparations. And again, happy Mother's Day po. Meron tayong promo ha. If you enroll today or tonight until May 15, meron po kayong 500 peso discount buwan-buwan. So imbes na 2,000 pesos ang tuition nyo, 1,500 na lamang po buwan-buwan para makagaan sa bulsa and you can treat yourself out bilang nagtatrabaho kayo at nag-aalaga ng mga mahal sa buhay, you deserve a break. Okay? So, I think I was able to read the comments. Ayan, wala na ako napalambas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Please like, follow, and share this content. Follow the page para po updated kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong tiwala. Ako po si VR Boleda, ang founder ng AMV Learning and Development Center, reminding everyone, just focus on looking onward, forward, and going upward. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.